May sound effects kayo kanina, tapos biglang nawala yung sound effects nyo. Ay, nasa na yun. Alright. Woo! Good evening, guys! Live from New York! Kumbaw! It's Saturday night! It is October 11, 2014. You're watching the Big Time Show. I'm Alex from the Techno Class. Welcome to the show. Our guest for today is Miley Cyrus. He's gonna kick me in like a wrecking ball. Sino ba yung nagiging guest sa SNL? Si Lindsay Lohan? Mga ganon? Yeah. Grabe ko. Tumanda talaga si Lindsay Lohan. Medyo nawala talaga. So magandang gabi po sa inyo lahat. Ako si Alex from thetechnoclass.com. You're watching The Big Time Show. Ang Big Time Show ay isang live tech discussion at podcast sa YouTube. Kung hindi niyo po alam yun, yun po ang ginagamit yung website ngayon para manood ng show na to. Di ba? Di ba, Kuya Nico Yamanggi? Elian, tama. Go ahead, introduce yourself. Nico Yamanggi. What's up, everybody? It's Kuya Manggi or Nico Guarte or Nick Droid from Nick Droid Gazette. Maraming salamat sa mga na approach sa akin sa Vlogapalooza kanina. And don't forget to follow me on Twitter. I am Nick Droid. And this is my sino nag-approach sa'yo? Alam mo na. Meron ba nanonood dito na nag-approach sa'yo? I don't know. Joke lang. And don't forget to visit my website at www.nickdroid.ga. Susunod na natin si Mr. RJ Villanmer. Go ahead. Wala kang nickname para kay RJ Villanmer? Wala eh. Kuya RJ, ang propeta ng SKK. Paki-introduce ang sarili mo, kuya. Go ahead. Hi guys, I'm RJ from Pinoy Textile and I'm also working for SKK. Yo. Wow. Congrats pala kay Kuya Robert sa Tech. Oye, nasa na yung SK? Nasa na yung Phoenix X1? Na ako? Wala pa. Ayun, wala pa. Alam mo ko ya RJ, no. Nung in-announce yung Phoenix X1, NBA 2K14 pa inilalaro ko. Ngayon may 2K15 na, wala pa rin. Paano ba? Baka magkaroon na ng NBA 2K16, wala pa 'yan. Sinasabay kay ano, gaming ng Google. Ah, magkaka-vibe Steam, mag-Steam sale. All right, good evening guys. So ang mga ano ba to? Ibang mga kalokohan natin for today. Alright, so, ang ating mga topics for today, mga kuya, si SKK, ano, SKK Phoenix. Alam mo, ano, inaasam ko na yung BTS episode kung kailan meron tayong hands-on ng Phoenix X1. Inaano ko na eh, that will be a momentous occasion kasi pagkatagal-tagal wala pa rin, di ba? Di ba? Oh. Di ba ko yung Nico? Yeah. Well, bibilangin ko yun, count up from starting today until meron tayong Phoenix X1 sa ano, sa show na actual unit. So oh, today is day 1, okay? Day 1, week 1. Oh, start date 2014 10/11. The Borg have attacked us twice, but still no Phoenix X1. Okay, good. And we just received a green reminder. Sabi ni, andito na si Z Loves Candice na para sa mga hindi po initiated, picture na po babae pero lalaki po yung gumagamit ng account na. Sabi ni Rainer Lizada, excited sa Excalibur. Diyan si Rainer Lizada mamaya. May baba. Meron tayo nga dyan.
Joshua Morales says, ano to? Yay? Oh, yay lang. Batuter says, wow, good evening. Robs 4627, regards ako sa kaldero ni Kuya Manggi. Nandiyan mo yung kaldero mo? Anong kaldero? Ano yung kaldero? Si Kuya Manggi. Rice cooker na nilagay. Ito yung rice cooker na nilagay sa stove. Bro, ano yung sponsor yan? Sponsor dyan. Anong ano yan? Ano ba mga brand ng kaldero? SKP Mobile Landers. Imarplex. Sabi ni Jad Alian, good evening BTS. Susulitin ko na ang manood ng live, baka hindi ako makamanood ng live pag nag-work na. Grabe naman yung work mo gabi ng ano, Sabado bro. Baka ano? Eh, baka ano siya, baka shift, baka graveyard shift. Okay lang eh, malaga ng ano. Baka naghukay siya sa cemetery. It's a literal graveyard shift. Guys, ano ah? Guys, malapit na mag-ano, mag-undas. Nakabukay na ng ano. Inay bago niyang nag-decorate na sila sa Christmas eh. Bukang i-skip na nila 'yung undas. Hindi magkaka ano pa. Titingnan ko ha, kailan ba undas? Titingnan ko pa kung kailangan natin mag-skip ng BTS kung may undas. Kung hindi kailangan. November 1 is actually Saturday. So kailangan natin mag-skip. All right. Pero saka na natin pag-usapan 'yon. Ako po si Alex. Marami tayong pag-usapan mga technologics. Technologic. And then Daft Punk yun. So may bagong actually may update si Star Mobile sa kanilang one of their quad-core KitKat devices, the Star Mobile app. There's gonna have a Star Mobile app plus. Maikli lang na usapan yan actually. So actually pagkasabi ko ngayon tapos na yung topic. LG Elfino, may bagong mid-range quad-core si LG at it's interesting kasi it's under 8,000 pesos. Medyo lumalaban ulit sa mga local mga ano ba, affordable brands si LG. Yeah. And then meron mas mura pa si Cherry Mobile Excalibur. Anong cartoon siya dati? Anong cartoon siya dati yung making Arthur? I learned can tapos can ano, may Magic Magics din sila, Magic Magic. Yung ba yung nagtatransform sila yung may lumalabas na ano na cheetah sa ano sa chan nila tapos magiging cheetah sila, yun ba yun? O iba pa ba yun? Sorry. Masyadong bata yung mga pinapanood kong cartoons. All right. The Cherry Mobile Excalibur and then meron ding bago si HTC called the HTC Desire I at hindi na siya 4 megapixels lamang. Nag-graduate na si HTC naging ano na siya 26 megapixels na siya total pinagsamang ano. Alright, 26 megapixels. Marunong ako mag-add. Alright, so, ano na ako sa tayo sisimula? Sisimula tayo sa Phoenix X1, check, countdown, count up, oh. Week 1. Day 1. Nasaan? Week 1, day 1. Phoenix X1. Went to store, still no Phoenix X1. End of story, move on. Okay, next week, check up to ulit tayo. Parang relationship lang yan. Dapat wala lang sa group eh. Wala bang relationship status sa group. Lagay natin sa group. Ano 'yun? Phoenix X1 waiting for Phoenix X1 for 5 months. Di ko sinasagot. Milestone. Milestone. All right, so ang sabi ni Froy Bel Torres, yan, naka-PC ako ngayon. Good evening, Excalibur, parang Mi-3 ba yan, Sir Alex? Parang Mi-3 ba siya? I wouldn't say so. Pero I guess yung build, yung design may pagkamukha kasi medyo kwadrado din sila pareho eh. Pero in terms of specs, malayo-layo. Kasi dual SIM versus single SIM, full HD and then MediaTek na 1.4Hz and all that. Erwin Ocampo says, wow, Excalibur, tagal ko na hindi nanonood ng live, ba? Well, welcome back to the show, sir. Welcome back. Jao Pandan, sabi niya, huli na naman ako. Hindi, kakasama. Robs 4627. Sana discuss nyo rin Meizu MX4. Hindi ba nag-Meizu MX4 na tayong topic? Yeah, last week. Last week.
Pero actually, para sa mga ano, may attend na akong Meizu event end of October. So, bago mag hindi pala tayo aabot sa show before. hindi ko ma-discuss sa show yung ano yung attendan ko kasi kung i-attend ako siya end of October, November something na natin, week after November undas na natin mapapag-usapan since ano ba? Magbabakasyon tayo for at least the All Saints weekend. Pero yan, napag-usapan ni Meizu MX4 last week and pag-uusapan ulit natin once na-attend ako ng event or once may nahawakan tayo Meizu MX4. Batuter says, visionaries yung sabi ko may lumal. Botes 5, alam niyo pa rin. Alam niyo naman yung Botes 5, diba? Okay. Ewan ko discuss ng mga lumang cartoons. Si Princess Ara, babalik sa TV. Nagbabalik na naman ng patatas para sa Twister Prize. Alam mo yung ads nung ano nung Princess Ara, puro mga meme font, yung malalaking white and white text sa taas and top and bottom. So ginagaya talaga nila yung meme. Pero hindi po tayo sponsored nung ano nung channel na yun. So wag kayong magpaano. Wag nating i-advertise. Ina-advertise lang namin patatas. Alright, so pag-uusapan na natin ang ating News of the World at para kay Rainer Lizada, ito ng iyong ano, saan ba yun? Here we go. Yeah, News of the World. News of the World. Nice one, Rainer. Wow. Parang ano? Parang pusa. parang nagka-budget tayo sa graphics ng konti. Oo nga. Asa na ba yung luma kong graphics? Yung lumang-luma talaga. Asa na yung lumang-luma ko? Bigyan kita ng seal of approval. Rainer Lizada. Actually, kung nanonood ka nag-comment kayo. Pero, hindi tama yung, hindi yung resolution niya, hindi perfect para dun sa screen. Kasi, medyo may parang pixelation ng konti or blurring ng konti. Ano? Actually, hindi naman crispy siya. Yeah, hindi siya ganoon kalaking bagay. Personally, ako kasi alas wala akong oras. Asan ba yung una kong graphics? As in literally, yung una kong graphics for News of the World is binuksan ko yung Paint tapos black, ano yung puting background, nilagyan ko ng font na News of the World, as in ganoon lang. Yeah. Nag-improve lang tayo kasi ano, may mga nag-e-effort, hindi katulad ko, walang ka-effort. Noob ako eh, noob. Tsaka hindi ako marunong, wala akong Photoshop sa PC ko. Alright, so News of the World na. Thank you very much kay Rainer Lizada for the graphics. Mukhang, para tayong ano eh, para tayong may budget eh. Para tayong ano ba, cable channel ng ano, yung news cable. Yeah. Magalang, ganun yung, tapos gumagalaw, di ba, yung ikot na gulang, shoo, magalang. Tapos may yung news, yung mga letters sir, lumilipad pa. Ano wala from. Kaya pati nga kaya nga meron tayong sound effect, 'di ba? Professional sound effects eh, 'di ba? Yeah, 'yan yung ambient tunog ng tito. At ito na po ang ating mga nagbabagang balita. Sa mga siraulo na nagbabagang balita. Magandang po, ako po si Alex at ito po ang ating mga nagbabagang balita. Ako lang ba sa weather? So, nakikita niyo po dito si Desire. kailangan natin ng overlay mo na may Pilipinas tapos may ano, may parang ulap-ulap dun sa ano. At para sa sports, nandiyan po si RJ Villamer. Ang Team SKK nanalo na naman. Team SKK. Alright, so sandali lang. Baka mamaya pag-i-close na ng mga nanonood yung browser nila eh. Kanina pa nila kinlose actually. Actually konti lang yung mga local brand stuffs ngayon pero si Star Mobile kahit pa paano may announcement this is their new they've announced a sort of new sort of product the new Star Mobile App Plus
kung nare-recognize yung ng konti yung design at yung specs and stuff, it's the Star Mobile app but with an upgraded memory. Ngayon, 8 gig na siya, hindi na 4 gigs. 8 gig. Yan, 8 gig na siya. Zinooming ko doon para hindi kayo magkamali. So, kung hindi ka familiar doon sa Star Mobile app, it's a... Dati siyang 4,990. So, nadagdagan siya ng 500 pesos. Naging 5,490 siya. Pero naging 8 gigs na siya. In terms of specs, similar, parehong-pareho pa rin. Except for the memory, it's still 1.3 gigahertz, 6582, 5-inch, na hindi po HD ito ha. This is medyo low res ito, 854 by 480 resolution. So medyo mababa yung resolution niya. It's Android 4.4 King Kangkong, 8 megapixel DSLR camera. Normally pretty good for, Star Mobile usually has pretty good cameras. 8 megapixel BSI, 2 megapixel BSI front, yun ang hindi, I don't know. 1 gig RAM and then 8 gigs na siya na ROM. And then, ano ba bang nandito? Micro SD, 2,000 mAh battery, regular plus micro SIM 3G. Tapos meron siyang special feature, like double tap to wake, gesture sensing, multi-point gestures, call and text filtering, blah, blah, blah. Blah, multi-point, oh. Parang galing sa Simpsons nung nga. Well, sino, galing sa Simpsons nung kamay na to, but parang putol yung sa daliri. Yan. yung cartoon na may hepatitis. bakit yung kamay dilaw yung kulay? Bakit yung skin dilaw? Ano yun, Simpsons? Simpsons? Si Bart Simpson po yung nag-promote ng product na yan. Yun, so marami siyang features and it also comes with, ito ah. So meron siyang noise isolating headset, although hindi ko alam kung magandang, can't be as good as yung mga expensive noise isolation microphones, headphones. Screen protector, it has a flip cover. So, itong package na 5,000 cover na rin. Compact charger, phone case, and OTG cable. As you can see, it says right there, spatial accessories in the box. OTG, so, medyo, yeah. Most, ganito yung mga Star Mobile, eh. They usually have some pretty good freebies included in the... in the box. Okay. Ang tanong ko lang dito, kung merong special feature yung flip cover, kung pag sinaran mo, meron ba siyang yung window? Kasi may window yung cover, pero, di ba? Functional window kaya siya. Yun yung tanong. Yeah. Kasi may window siya eh. Kailangan natin malaman kung, kung functional window. But yun, that's the Cell Up Plus. A lot of people might not like the resolution. But I do like yung beast in the box and of course yung extra features and stuff. We haven't had one for review yet, so I can't tell you much about it, but it looks good to me. What's the screen size? It's 5-inch. Imagine yung 5-inch. Medyo pixelated ito, pero at least 5-inch, it's a pretty big display for 5,490. Yeah. And then all the freebies. So at least you do get the freebies. Nasaan ba ito? Lisbert Nino Igagamao. Good evening mga ka-BTS. Sakto, nakaabot ako sa show nyo. Lagi kong inaabangan every Saturday. More power. Hey, thank you very much, sir. Sir Lisbert. Batuter says, mas maganda si Sedi. mas sinubaybayan ko si Sedi. Tsaka, ano yung isa yung Sound of Music ba yun? Si Sedi ba yun? Hindi, di ba? Yeah, no. Family singers. Oh, but the family singers, tawa ko ng tawa dun eh. Very entertaining. Oh. Pero hindi ko, nung time na yun, hindi pa ako familiar dun sa mga German stuff. So, medyo weird yung sundalo. Yung si Hitler. Sabi ni Raylan Izada, thanks Sir Alex for featuring my graphics. Hey, thank you very much for finding the time to make some better graphics sa ginagawa namin. And then si Rowan Blanca of TechSnip 101, tsaka Team Textiles. Ang 57, Pinoy Textile. Pinoy Tech Vlogs. Good evening daw mga kuya. So that's it for the Star Mobile App Plus. I don't know if there's much to be needed to be said, pero very interesting. Marami siyang freebies. I think okay. Ito I guess ito may
number one, may OTG siya, right? Kasi may OTG cable na libre, number one. Pangalawa, 5-inch, 5-inch screen siya. Pangatlo, it's a 6582M. 82. And then, 5-inch screen na low resolution. So, maganda pang game siguro to. At least, kahit pa paano, right? Yeah. It has a, what's the battery on this guy? Ano ba nilagay ko? 2,000 mAh battery. Yeah. Yeah. Which is good enough for 5-inch. Yeah, yeah, that's okay. Alright, so let's move on to the LG Elfino. Request ito ng isang araw eh. Let's find it. It's a mid-range LG. Normally, medyo core yung mga mid-range ng LG, but ngayon medyo tumataas na yung specs nila. Yeah. So the LG Elfino, actually, ang hindi ko lang gusto dito yung may pag, parang cheap siya na ano, na digital mukha. Kasi yung bezels eh. Hindi masyado bagay. Hindi masyado bagay sa bezels eh. I know, hawak ngayon ni RG ang ano, Elfino. Ano yan? Elfino. SKK na naman yun eh. Ano? Oh, dev. Si ano ba? Si Senator Soto ba yung may-ari ng ano, ng SKK? Ibinay. So the LG Elfino, it's a Snapdragon 400 1.2 GHz quad core. This is priced at $7,990. So hindi siya gaano kamura, pero it is pretty affordable for a, what do you call this, an LG brand, right? And kung mahilig ka dun sa rear key, andun yung rear key, so at least andun siya. It's got a 4.5-inch 800x480 display. So hindi, mas mababa pa ito dun sa F-Up, Star Mobile Up, na sa resolution. It's Android KitKat. It's 8-megapixel camera with LED flash, VGA front. So nandun, ayun siya. Ayun. Makikita mo yung konting jumbled pixels doon. That's VGA front camera. 1GB RAM, 4GB ROM, micro SD. Ang tanong ko dito kung pwede kayang install yung apps sa micro SD. Right? Kasi yeah. Hindi pa ako familiar sa LG. Usually yung high-end ng LG, walang micro SD install because usually malalaki na yung storage ng LG by themselves. So I don't know about this one. I can't answer that. It does look pretty good except for the front. Hindi mo masyadong, I mean, the bezels looks like it's a tablet. Hindi naman, but yeah. Kasi ano eh, na-spoil tayo ng G2 eh. And it's a dual SIM 3G, 1900 mAh battery, rear key, and with, of course, Snapdragon 400 siya, so GLONASS capabilities. And I don't know kung ano to. Question mark ko dito is it's OTG capable. OTG eh. So yeah, it's $7,990. Ano bang ano? Ano ba pwede mong bilhin na international brand na $7,990? Redmi? Redmi. Yeah, Redmi. Yeah, Redmi 1S, ano? Tsaka Zenfone 5. THL. Zenfone 5. Ano yung THL na katapat nito? Ano ba yun? 69999 ba yun? THL. T6S? T6S mas mababa, di ba? 3990 yata yun eh. Apo. Yeah, medyo ano, this slightly, ano ba? It's hard to, definitely kung kakompara mo siya sa Zenfone 5 and sa Redmi 1S, wala ka masyadong, you can't, it's very hard to give the Elfino ano ba points. Pero kung siguro maganda. Sabihin ko na lang parang entry level na LG G2. Tama. Para entry. Meron ding ano eh kasi meron ding G2 mini, nakita niyo yung G2 mini? Yeah. Pero yung mas entry level yung G2 mini is QHD display pero 11K. Medyo okay, personally medyo cool yung G2 mini although yun na nga, QHD, hindi man siya HD eh. But it's not bad. It's may LTE version yung G2 Mini. Although, Elfino mukhang wala. Kung LTE, sana ito maganda. Dual SIM 3G eh. So, it's definitely na. At least you get the knock code. That's a good thing, right? That's still one of the better features you can get from a phone kasi well usually na unlock kasi yung phone pag double tap eh. Mga double tap phones mag-ingat kayo kasi minsan na double tap yan sa bulsa. Yeah. Ako naman pag Samsung naman, ito pag mga hindi kayo familiar sa Samsung. Ang Samsung, pag napindot mo yung home button,
mag-on yung screen. Diba? Ang problema, pag sa bulsa mo, kung gumagalaw-galaw ka, napipindot ng bulsa mo yung... napipindot minsan ng bulsa mo yung home button. Yun ang problema sa Samsung, mga Koya. Koya, tandaan nyo yun. Yeah. So, I don't know. It's everything for photography. I don't know what. Why. I think the pro nila dyan is camera. Most probably. Most likely, the 8 megapixel camera. Normally naman magaganda yung cameras ng LG. So, should be pretty good. I don't know. It's a 7990, 1.2 gigahertz, 4.5 inch. Mukhang siyang LG G2 na medyo hindi masyadong bezels. It's for LG fans. And then, yeah. Nakikipid. Pero talagang, if you're one of these guys na, one of the guys na talagang value for money yung hanap, usually, malamang Zenfone ang hanap mo or at least international brand, Zenfone or Redmi. Pero may mga tao kasi ayaw bumili sa Lazada. Ayaw nyo lang sa Lazada eh. Bakit ayaw nyo Lazada? Sabi ni Batuter, next topic, walang bibili niyang Star Mobile App Plus. Magalit. Kuya Batuter, wag ka magalit. Galit. Sabi ni Rene Lizada, Oppo Neo is the closest competition to the Elfino. Oppo Neo. May Oppo pa rin ba? May Oppo pa rin ba? May OnePlus pa rin ba? Hindi, pero seryoso, may nilalabas ba ang bagong phone si OnePlus? Ay, si Oplus. Oplus? May bago bang phone si Oplus? Wa? Ulay? Ulay? Oplus Air, yung pinakabago nila. Ano Oplus Air? Makita ko. Alright, so, I guess that's it for the LG Elfino. Hindi ko alam. Wala. Alright, so let's move on to the Excalibur. Excalibur. Alam mo, sa topics natin, hindi naman tatapos siguro tayo maaga. Yeah. Excalibur. Excalibur. Itong graphics na to, pwedeng intro ng Transformers, di ba? Yeah. Yung tapos magbibigit-bigit. Tapos magiging Megatron. Magiging mukha ni Megatron? Hindi. Oh, yeah. Excalibur! Alright, so, Cherry Mobile announced or introduced or posted their newest, I wouldn't say flagship, but classy phone? I don't know. Tinuturuan kayo ng Cherry Mobile ngayon paano baklasin yun. ganito po gagawin nyo kung gusto nyo baklasin si Cherry Mobile. It just reminds you of something that wants the premium design. Yun na, ganito po yan. So kung gusto nyo baklasin yung telepono yung Excalibur, ganito po yan. Bubunutin nyo muna yung ibabaw, yung pangalawang layer. Yeah. Kailangan yun lang na screwdriver, gunting, at authority card. Yung Sony sensor, parang Halo eh. Biglang ang daming cylinder na umiilaw. Oh. High-tech yan eh. Hindi, nagka-teleport na si Mega Man yan. Halo. Mega Man. Ito, so basically, a new parang classy or good, material, high quality materials phone na lang from Cherry Mobile. But it's actually affordable. This is $6,999. Yes, you heard it right. $6,999. Baka hindi ko na-present to everyone. Ayan, $6,999. Baka hindi nakita ng tao kasi hindi ko napindot yung present to everyone. But this is what the binaklas na Cherry Mobile Excalibur looks like. Ayan, meron daw Gorilla Glass sa ibabaw. May, ano ba to? Hindi ko alam pangalawang layer, hindi ko alam na pangatlong layer, pero yung card... Andyan pa yung kamatis, yung lettuce. yung lalagyan niya daw ng micro SIM card is magnesium alloy. Hindi ko lang alam kung itong layer na to magnesium alloy. And then yung Sony sensor, nagte-teleport daw siya. Mega Man. O kaya Halo.
And then yung likod niya, Gorilla Glass din yung likod. And then meron daw siyang metal decorative pieces. Bago tayo mag-move on dito sa graphics na to, I don't know if it means na bakal yung sides niya. It might not be bakal sides, but it might only have metal pieces sa sides and yung magnesium alloy na sim tray, right? It didn't say bakal yung paligid. But it did say Gorilla Glass front and back, right? Pero ang tanong, I guess, will it bend? Right? I will get the bender. I don't know. Letter L. Ang pinakatanong kasi, well, kung Gorilla Glass front and back siya, ang tanong dito is, will Gorilla Glass bend or break? Diba? Yan ang tanong, I guess. But, oh, that's HTC. Let's see here. Where's that? So this is the back shot ng Excalibur. I forget kung saan ko nakuha ito. Kaya ano ata ito? Ace? Or something. So basically, ano itong nakasulat? This cell phone only supports micro SIM card. The battery is sealed, blah, blah, blah. Tapos may, ano, pag bumili kayo, may nag-scratch, scratch and win ng, ano, ng, what? Okay, so nandun yung SIM slot, and nandun yung camera, and all that stuffs. Is this ano? Is this parang a side bezel right here? Right there? Parang, it sa does likod? Reminds parang me of a, ano. Night nan? Ano yan? What's that? Kasi okay, ito yung likod, diba? So dapat Gorilla Glass ito, right? Yeah. Itong, so yung labas niya, yung labas na hindi nakadikita ng plastic, hindi plastic, ano yun? Hindi Gorilla Glass yan. Right? It just reminds me na ano, parang iPhone 4S na yung border niya, parang iPad 2. Pero yung 4S, at least buong likod and buong harap is... Buong likod, yeah. But tapos yung... the sapphire glass. And then may chamfered edges. Chamfered. All right, so let's talk about the specs. It's a 1.4 gigahertz octa-core. So hindi siya 1.7 or 2.2. Hindi na, no. Alam mo po, pababa ng pababa yung ano ng octa-core. Nang speed na nabiyo. Nung una, 1.7 gigahertz, ngayon 1.4. Nauso na yung 1.4. Puro 1.4 na yung lumalabas, right? Susunod 800 na. So 1.4 gigahertz octa-core, MediaTek 6592. 5-inch HD display, Gorilla Glass. So HD is 1280 by 720. It's Android 4.4 KitKat. 8 megapixel camera daw na Sony sensor. Asan na ba yung sensor? Meron siya sinasabi. Wala, hindi pa ito. Asan na ba yun? Ito. Yan. So 8 megapixel. Pagka sinapak mo mula sa likod, lilito lahat ng sensors na yung ano. Yeah. Mag-hate sa sarap. Mm. Pero actually, hindi pantay yung pagka-Photoshop nito. Pansin mo? Yeah. Tingnan mo yung phone, naka-angle pababa. Pero yung lenses na lumabas, angle pataas, di ba? So, sabihin ng mga designer na, since, curtain girl. Pero, hindi. Unang-una, imi-mention ko ulit yung design. Tingnan mo yung design. Meron talagang bezel dito. Right? You know? Tapos ito yung Gorilla Glass side. Yeah, tapos yung metal design eclat stuff niya. So anyway, it has an 8 megapixel camera na Sony sensor daw with f2.2 aperture. And I don't know kung anong, I don't know what does this mean, but it's probably a good thing. AR coating blue lens glass. Most likely it's a, ano, most of the coating it does is tinatanggal niya yung mga parang refractions ng light na pangit. Yeah. So, parang it's like a polarization slash something. Kasi so, yeah, nano, like nano right. Yeah, nano. Para uso sa mga DSLR 'yan, yung nano coating and stuff like that. So, it's a good thing if there's a coating at least. And then if it's glass, it's better there. Kasi ibang sensor is plastic. So, yun lang masasabi ko doon. So that's a camera with 5 megapixel front siya. 1 gig RAM, 8 gig ROM with micro SD. At least kung kahit selyado yung baterya, may micro SD pa rin siya. 1920 mAh. Dito marami yung galit eh. Dito marami yung galit lamos with the 1920 mAh battery. Ako personally, hindi masyadong
that's okay. It could be better. And then you have dual microSIM 3G. So, yeah, number one is it has Gorilla Glass front and back. And yun na nga, yung magnesium alloy card slot, card ano ba? Card tray? Sony sensor camera, metal decorative pieces. And also has tap to wake and yung gesture stuffs na medyo uso ngayon. Okay. So, ang tanong dito, wala na ako masasabi sa Excalibur bukod doon. Ano mo pwedeng Ang thought ko naman sa Excalibur is they are focusing on build quality. Siguro lang. I'm just saying. Yeah. Ito yung mapapansin ko sa Cherry Mobile, at least sa most brands. Maglalabas sila ng super high, mataasing specs, and then mababa yung price, pero hindi sila magfo-focus sa quality of materials. So it could be plastic, right? Yung mga flare, yung mga ganyan, usually plastic, right? Hindi masyadong importante yung laki ng bezels, hindi masyadong importante yung medyo weird yung mukha ng display or mataas yung malaking bezels top and bottom. And then maglalabas sila ng ganito, which is parang hindi masyadong mataas yung specs. At this one particularly for the battery, hindi masyadong mataas yung battery. But maganda yung material na ginamit, right? Yeah. So they're releasing phones catering to people who do not care about the materials of their phone. As long as it works, as long as it has good specs. Or B, someone who cares about display quality, yung scratch resistance, materials ng sides, and yung build feeling or ano ba, ergonomics or yung ano, yung bigat and yung heft ng ano ng device. So I think this is for the ano ba, second person who cares about the materials. At tanong ko ba, guys, kaya niyang buhatin yan, kayo ba makakabuhat niyang Excalibur na yan, or si King Arthur lang? hindi naman, si King Arthur ba? Hindi naman si King Arthur yun. Sino ba nakabuhat? Di ba si ano? Ano ba ito? Lancelot ba? Sir Lancelot? Oh, di ba si Sir Lancelot yun? Lancelot ba yun? Hindi ko alam, i-Google mo. Hindi siya yung nag-provide ng transportation or armor. I-Google mo. I-Google mo muna. Rainer Zada, follow-up ko lang yung nabanggit ni Kuya Manggi from THL is the W7S na ka-price ni Elfino. Not sure if that's the war machine. Ewan ko, dami-dami. Alam mo, THL, parang wala na. Buti nga may Meizu ngayon eh kasi yun na lang yung naiiba sa THL ngayon. Puro na lang sila release-release. Hindi ko na maintindihan kung ano yung nire-release sila eh. Sabi ni Batuter is kung yung bakal niyan, lata lang ng sardinas. Well, hindi pa rin natin alam kung bakal nga eh. Right? Yeah. Dito sa graphics na ginawa nila, may medyo mukhang bakal, pero I can't guarantee, right? And usually, kasi kung talaga pwede siya maging matte plastic eh. Kaya lang, will it bend? So, tinatanong ni Davis Torres, which is better mga kuya, MediaTek 1.4 GHz octa-core versus Snapdragon 400 quad-core 1.2 GHz? Medyo mahirap man yun ah. I think ang advantage lang sa Snapdragon is you can have LTE depende sa device. That's true. So may 1.2 GHz Snapdragon 400 quad-core. Ang gusto ko sa Snapdragon is... Yeah. In terms of Antutu, mas mataas ang 1.4 GHz na octa-core, right? So 22, 23 yan eh. Ang Antutu ng... 1.4 GHz octa. Pero, ang ano naman, Snapdragon 400, 1.2 GHz na 16,000 na Antutu ata yan, right? Something like that. Yeah, 16,000. Yeah, okay. And then, merong 1.6 GHz Snapdragon 400 na quad-core, which is the Xiaomi Redmi 1S. Hindi ko alam kung may iba pang telepono, pero siya pa lang so far yung nakikita ko dito sa Pilipinas na may 1.6 GHz. Yung 1.6 GHz, I think nasa 20 plus na yung Antutu.
if I remember correctly. I don't remember. Andun sa review ko. Panood kayo ng review. Alright, so personally, if you want more game compatibility or maybe more stable performance, I would go with the Snapdragon 400. If you want more raw power, you'd go with the MediaTek 1.4 GHz octa-core. Pero ang tanong dyan is, overall quality of phone. Kasi usually, ang Snapdragon 400, mga international brands, di ba? So, yeah. Pag international brands, usually they have better well-made materials or better cameras or whatnot. Kasi minsan yun mga 1.4 GHz octa-core ng iba. I'm not saying this is it's the same with the Cherry Mobile Excalibur. It could be a really well-made phone. Or it probably is. But compared to an international brand Snapdragon 400, like if, for example, the Moto X or LG G2 Mini or something, definitely overall quality of that brand and phone is better. But not necessarily mas mabilis. Dahil kasi if you're just comparing processors, definitely raw power mas mabilis si octa-core. Wow. 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 So I don't know kung anong natin. At least, ako masasabi ko dito, ang tagal walang bagong releases si Cherry Mo. Actually, ang kukunti ng mga releases ngayon sa local brands. Yan ang sasabi ko. Pwede kayo sa drop test. Bentest ka mo, Bentest. Benten. Hindi na uso yung drop test. Kaparasya ng Oplus Imagine, yung Excalibur. Kasi back-to-back rin yun scratch resistant din. Magkano naman yung Oplus? Nasa... Niloloko mo lang ako eh. Ito yung Imagine. Bias ka na dito mo. 13,000. Ang ma-assure ko lang kung magkakaiba sila ng bezel sa Imagine. Ako ang ayaw ko lang talaga dito is yung dito. Yung, Gorilla Glass na siya, kaya bakit mayroong bezel sa sides? Hindi ko gusto. Ang weird. Ang weird na niya, yun sa sides. Oh well. Baka yun naman yung chamfer, ah. Pero, for the price, it's not bad. It's $6,999. So, mas mura lang ata dito yung Pulse, right? Yung Pulse na 6.5? Yeah. 6.5 yung Pulse, eh. But I don't think the Pulse has the same specs. I mean, I don't think the Pulse has the same Gorilla Glass protection, right? So yung bezel niya yung nasa gilid, parang patulis. Parang pa pyramid. Hindi naman eh. Pag tiningnan mo dito eh, dun sa well, konti siguro, may konti siyang ganun. Pero konti lang, hindi ko naman sasabihin sobra. And then, of course, meron siya nung mga gesture sensing controls and stuff, katulad dito, ayan, like it says, when screen is off, you can double tap to wake, draw up to unlock, draw down to pause, yung mga songs ito eh. Draw right for next song, draw left for previous song. And if you want to look at the design, this is what the design, actually, hindi masyado halata yung, hindi, yun. Yun yung parang, bezel. Bezel niya, bezel. I think it's parang alam ko na handling 'yan. I guess that's probably it. One thing I like is yung side bezels and top and bottom niya. Medyo cool. May pagka hindi naman Xiaomi eh. Kasi mas maliit. Mas maliit pa sa bezels niya. So that's what I like personally. And then yung logo ng Excalibur is a little bit nice with the accented X and R's. Pero yung camera talaga niya nasa sa top left side eh. So matatamaan mo ng kamay yan kung gumawa ng pictures. Yeah. Most likely. Well, matututo ka naman mag-ingat eh. But yeah, whatever. It's not bad. It's $6,999, dude. I can name so many more phones that is more expensive than this with less specs. So hindi ako nagre-reklamo. It looks like a good phone. Ang marami nang magre-reklamo dito is yung battery, which is, 1920 mAh, which is average. Marami magre-reklamo dito kasi hindi removable. Pero para sa akin, wala akong problema sa hindi removable. Ano yung problema sa removable, to be honest? Hindi, kasi maraming tao na tatakot kasi pag nag-hang daw, or
ano ba to, kung sira na daw yung baterya or gusto niyo nang palitan, hindi na papalitan. Pero ang tanong dito, kailan ka bumili ng spare battery para sa telepono mo? Never. Oh, never. Kasi hindi, okay, ganito yan eh. Yung, nung Nokia, nung panahon ng Nokia, nung panahon ng mga feature phones, sanay tayo bibili ng spare battery kasi usually yun yung unang masisira. Kesa sa telepono, hindi ba? Yeah, correct. Ngayong panahon ng smartphone, mauunang masisira yung smartphone kesa sa baterya. Battery. Yeah. Hindi nyo nagigets yun? True. Hindi nyo nagigets yun? Kasi yeah, noon, yung mismong telepono buhay pa, papalitan nyo yung case kasi yung case gas-gas. Yung mismong telepono buhay pa, papalitan nyo yung baterya kasi yung phone buhay pa, yung baterya hindi na. Pero ngayon, yung telepono ngayon ng smartphones, hindi na siya designed tumagal for more than 2 years. Number one yan, hindi siya designed for more than 2 years. Kasi number one, yung specs siya hindi na ganun ka-relevant in 2 years. Hindi na siya ganun kaganda. I mean, yung Flare 1.0 mo, eh, wala pa ata 2 years ang Flare 1.0 mo. Eh, pero siguro ngayon, kinakalimutan mo na yung specs niya kasi sobrang baba na, di ba? For the same price, you can buy a new one. And then, pangalawa, huwag na kayong magreklamo sa sealed yung baterya kasi yung iPhone yung mas pasimuno niyan eh. Oo. Bakit walang nagre-reklamo sa iPhone? So yung mga, ito yung dalawa. May nagre-reklamo sa telepono na hindi removable yung battery. Okay. Pero hindi sila nagre-reklamo kung sa iPhone kasi selyado yung baterya for some reason. May nagre-reklamo yung mga teleponong lumalabas daw hindi nadadagdagan ng micro SD. Pero yung iPhone hindi na never nagkaroon ng micro SD options, wala nagre-reklamo. So doon mo kailangan isipin saan, bakit hindi ka nagre-reklamo sa iPhone pero sa Android nagre-reklamo ka for some reason. Kaya yung Xiaomi Mi 3, 'di ba? Xiaomi Mi 3 hindi removable yung battery, hindi expandable yung memory. It's like a 16 gig iPhone pero wala nagre-reklamo sa 16 gig iPhone. Oh. 'Di ba? Kasi yung apps ng iPhone medyo mas mababa unlike sa Android. Malalaki ang apps ng iPhone. Malalaki rin yung apps ng iPhone, walang maliliit na menu. Yeah, so it's a perspective thing. Change your perspective kasi ang perspective ng tao sa Android is dapat removable yung battery for some reason pero hindi nila alam kung bakit. Dapat expandable yung memory. For some reason, hindi nila alam kung bakit. Pero sa totoo lang, ang kailangan mo siya, kung i-compare mo lang siya sa kalaban ng ibang smartphones, ang Windows Phone walang ganun. Well, ngayon nagkaroon na ng micro SD yung Windows Phone. But hindi na katulad ng dati. Anyway, yun lang yung point ko. Huwag niyo na siyang ikumpara sa mga lumang feature phones because ang feature phones, they were designed to last for years. Ang mga smartphones, they're designed to last for 2 years maximum. Kasi ngayon, ang ginagawa, kaya malabas, madalas maglalabas si Samsung ng bagong phone. Kasi every 2 years, nagkakakontrata yung mga friends natin sa Kano. Sa US. So, gagawa sila ng phone that will replace that phone every year or every 2 years para they can sell a new phone. They don't design phones to last anymore, basically. Sabi ni Rainer Dizada, off topic mga sir, finally, makukuha ko na ulit ang aking Arc Mobile Tab 650D from their service center. What? Hey, kuya, ano yan? Takot na ako tuloy ako gamitin kasi baka need ko ulit ipadala. Gamitin mo na kasi sayang naman. Okay. Joshua Morales says, nauhaw ako actually. Baka yung side po sir ng Excalibur pang grip sa kamay. Yeah, I guess that's true. Michelangelo Clemente, is it true that CM will release Firefox OS phone? Hindi po kami i-bilix kaya di namin makakonfirm yan. Personally, I doubt it. I seriously doubt it. Kasi, well, ano ba to? I don't know yung licensing ng Firefox phones, pero Cherry Mobile is a business. And they will only make a decision that will make them profit. And Firefox phones,
sa the amount of dito na lang sa ano dun sa amount of hype, how many people do you think are interested in a Firefox phone? RJ, interesado ka bang bumili ng Firefox phone? Hindi. As in bumili, gumamit. As in gumamit. Personal use, talagang daily driver mo or whatever. Kahit ano. Do you plan? Probably. Nico Yamanggi. Yes or no? For first timer, I think not. Muna. No. No. Yeah. Would you recommend the Firefox phone to anybody? Ang sagot ko naman dyan is... kung gusto nila ng ano ng unique I don't know how to say it pero ano hindi it's a valid question. I think mag-aantay pa si Cherry Mobile na better response of Firefox. Ano, I mean, I respect yung Firefox community best. Medyo may kilala namin yung head ng ano dito ng Firefox community sa Pilipinas, si Sir Bob. Nag-guest na natin si Sir Bob dito eh, and then nag-discussion. Pinakita niyo yung ano, yung actual Firefox phone nila. I think that was last year and a half. Pinakita nila yung actual Firefox phone nila, and then si Gian, si Brother Gian dinemo yung kanyang Firefox phone dati. I think it was the Firefox Kion phone. Pero I think if Cherry Mobile as a business will have to be ano ba, on the lookout for if there's more interest about the phone, and then they will release it. Pero personally, I think they won't risk it yet. Siguro in a year kapag dumami-dami yung ano yung kanilang resources, and then they have capability to actually use a Firefox OS. It's a big ano, it's a big deal. Sige, go ahead, RJ. What's so special with the Firefox OS ba, sir? Anong meron sa kanya na wala sa... Huwag mo akong tatanungin. Wala. It's a new, completely new OS. It runs on a sort of a web browser-ish OS. Very interesting, pero it's not Android. It's definitely... won't run Android apps. It runs very basic apports na parang a la ported siya ng Ote. It's very, ano, it's very, it's a, it, it's, it seems very feature phone-ish kasi dinesign siya for third, for developing countries. Unfortunately, a lot of developing countries are adopting local brand or affordable Androids over the Firefox. Hopefully, I don't know how people will adopt it. Hopefully, sumikat pa siya. It's interesting, but I don't know if it's gonna, become popular. So nawala yung ibang comments, so I don't know. May kinoment kanina si ano si it's 11:28. Do you want to HCC Desar pa ka pala. Akala ko wala na time topics. All right, so I guess that's it for the Excalibur. Wala akong espada dito eh. Kailangan ko ng espada. Ito isang espada. Meron akong espada diyan. Alite. Wala akong espada dito. Hmm. Wala akong mapapakita. Excalibur! May lightsaber ako, kaso nga lang binalik ko na kay Luke Skywalker. Wala akong Excalibur. Wala akong spada dito. Alright, so that's it for the Cherry Mobile Excalibur. A very affordable, actually, Gorilla Glass display phone for $6,999. I'm surprised hindi ganun kataas yung interest for the Excalibur. But then again, marami na kasing octa-core dito sa price range to. But personally, I like it because magagand yung materials niya is pretty good. And I like I like phones with good materials. Actually, kung Dragon Trail yan, baka mas excited ako for some reason. I don't know. I like Dragon Trail. Alright, so we're gonna move on to the HTC Desire I. Dito wala to time price. Actually, hindi ko na kinonvert yung announced price sa ibang bansa because iba yung magiging presyo sa Pilipinas. And pangalawa, wala na yung HTC sa Pilipinas. HTC in the Philippines ngayon, mga kuya. I don't know if you realized, takot na yung HTC sa Pilipinas or something. Kasi never naman kasi sila, dati nagsucceed, nagsasucceed sila pero
Nawala yung ano, nawala yung design nila, nawala yung magandang telepono nila. Puro na lang sila walang kwentang ultra pixel bulltut. Nawala sila sa limelight. Natalo sila ng Samsung, natalo sila ng LG. Natalo po sila ng LG. Paano sila natalo ng LG ang bubulok ng telepono ng LG dati? I don't know. Don't ask me. But HTC just announced this week, international to, wala sa Pilipinas. This is a internationally announced phone, the HTC One I. I is spelled as E-Y-E, mata, I, E-Y-E. Mm. And the reason for that is selfie, pang selfie siya. Look at that, look at that. This is the front of the phone. And tingnan mo kung gaano kalaki yung camera sa likod, sa harap mo. Sa harap. Zoom out. Parang may third eye. Parang may third eye yung ano eh, yung phone. Sauron. Sauron. Pero astig ah. Ang ganda ng camera. Lagyan mo na sticker ng ano ng Sauron, yung ano ng mata ni Sauron. Lagyan mo ng ganun, oh, yung ganito, oh, yan. Lagyan mo ng ganun, yung pillar ni Sauron, ganyan. Oh. Lagyan mo ng triangle para ilumin, oh, Illuminati. Yeah. Illuminati. So, the HTC Desire I is pretty much a very nice high-end phone from HTC. It could even be the flagship, but I don't think they will call it the flagship because the Desire line is not the flagship line. But this is the HTC Desire I. And mataas yung specs siya actually. It's got the 2.3 GHz Snapdragon 801 quad core. So it's pretty much the fastest Snapdragon so far. Pero may parating na 810 and 805. So it's not the newest, but it's one of the newest. And it's still very respectable. Even Snapdragon 800 is very respectable. But so it's got pretty good processing package. 5.2 inch yan, 1080p display. So malaki, mas malaki ng konti sa Samsung Galaxy S5 na display. It's Android KitKat. It's got, okay, sa likod ah. Ngayon, ito yung gusto ko sa kanya over the HTC, this, HTC One because it now has a 13 megapixel camera sa likod with dual LED flash. Wala na yung ultra pixel 4 megapixel crap. So 13 megapixel camera with dual LED flash sa likod, as you can see right here. But the front is 13 megapixel with dual LED flash as well. So ano pareho sila. Kung malakas yung ano, kung malakas ba yung front flash? I think malakas din, pero ang tanong ko kung autofocus ba yung ano, yung front. Kasi uso sa atin yung autofocus front, 'di ba? Yeah. So ang tanong diyan if it's autofocus front. I did not get any information about that. Front camera, and sa mga napanood kong videos and information, hindi nila sinabi kung autofocus or not. It could be hindi siya autofocus, but I don't care kasi selfie shots actually don't need autofocus cameras. Selfie shots need to be focused approximately where you would take a picture of your face. It doesn't have to focus 20 meters after your face. It doesn't need to focus 5 centimeters from the camera. It needs to focus about, ano ba to? 2 feet? 2 feet towards your face. That's where your autofocus should be. Towards your face. Yeah, mga 2 feet from the camera sensor. Kasi that's where your face would be if you're taking a selfie. You don't need to focus 20 meters away from you, from the camera, because that means wala ka na sa focus. Yun ang ano dun eh. So anyway, that's the 13 megapixel front cam with dual LED flash, which is nice. Actually, if you're a selfie freak, I guess this is a very good choice. I mean, maraming phones dyan with the front flash, maraming phones dyan with the higher megapixels sa front camera. But this is probably one of the ano ba, most promising ones for selfie shooters kasi it does look like almost pretty much yung quality ng rear cam is same quality as the front cam. Although medyo different yung lenses nila. Very little difference. F2.0 yung... okay, so if you want to know, F2.0, 28mm yung likod, and F2.2, 22mm. So very wide ang angle ng front cam.
for definitely wide-angle selfies. Yeah. 2 gigs of RAM, 16 gigs of ROM with micro SD. So mayaman yaman sa memory. Dust and water resistant. So this is the first dust and water resistant phone ng HTC. And it still has the boom sound, stereo speakers. So I like that. It's 2,400 mAh battery, single SIM LTE. And kung hindi nyo napapansin, ano siya, polycarbonate siya, hindi siya bakal. Yun lang siguro hindi, personally, yung itong blue na to, hindi ko masyadong gusto. Kasi, baby blue, I don't know if I like the baby blue. So, I guess that's it. I can't tell you the price, and I don't think it's gonna reach the Philippines though. So I don't know kung ano. All right. So what's this? Ano ba? Marami pala comments. GN Mercado says, I think it's because we know Android has a capability, pero manufacturers don't want to do it. I don't know kung anong, what are you referring to, sir? GN Mercado. Ronilo Hasareno, good evening, mga bossing. Jad Aliangan, nadadala lang ng brand ng pag-Apple. Kaya ganyan, kanyang opinion. Meron ignorance sa tech, meron namang fanboy girl lang talaga. Lagi hindi namang, ano, may nagre-reklamo kahit ano pa yun. Ronilo Hasareno says, ask ko lang kung same lang ng pixel front at rear ng HTC Desire. Yes, they're both 13 megapixel cameras, front and back. Sabi ni GN Mercado, ba't nawala yung video? Nawala ba? Kuya, wala ba ako? Meron. Sabi ni Brickster John, lumabi wow sa ultrapixel. Dahil sa ultrapixel nila, munti ka nang namatay ang HTC. Mabuti na lamang at maganda ang design niya at may boom sound sila. Yeah, that's true. Boom sound is really good. Pero dahil dito ay mas kilala ang Samsung at Apple at may kalaban pang local brands, lalong nakain ng sales ng HTC. Well, kasi, yun na nga eh, pati personally ah, para sa kaming mga vloggers, ako galit ako sa HTC as a vlogger. Hindi maganda yung trato nila sa vloggers. Yun na lang. I mean, todo support ako sa HTC for the longest time. Pero talagang naubusan ako ng pasensya nung ano eh, dahil doon sa ano nila eh, sa handling nila ng vloggers eh. So, hindi ko na sila sinuportahan. I mean, pinopost ko pa rin yung mga ano nila, phones nila. Pero, ano, medyo nagsawa na ako sa kakaano sa suporta ng HTC Zero na. Medyo hindi rin gaanong ka-appealing ang mid-range devices nila, kaya hindi sila nakit. Yeah, that's true. Wala talagang decision ng HTC. Hindi nila ma-decide kung gusto nilang gumawa ng affordable devices or high-end devices. Dati, at some point, gusto nila mag-concentrate sa low-end and then nag-switch sila sa high-end. And then gumawa sila ng high-end na 4 megapixels. Sarap sa pakin ng tao. I don't know. Sabi ni Hero Victoria, wow, selfie phone. And sabi ni Joshua Morales from, ano to? Okay, so sabi ni GSM, toot, autofocus daw. Ano, totoo ba yung sinasabi niyang website na yan? Hindi natin alam. Anyway, tinutulogan na ata ako ni Nico. Oh, Kuya Manggi. Doon pa ako. Eh, may ginagawa ka eh. Importante ba yan? Asan na ba yan? Comments. Let's see. I don't know kung nag-load na yung comments or not. Anyway, that's it for the HTC One Eye. HTC Desire Eye, hindi siya One Eye. It's plastic. Ano may ibang kulay? I don't like this blue. I just don't like this blue. It looks like I'm taking care of a baby and actually playing with the baby. This is baby blue eh. This is what you put on the crib. Yun yung mga laruan nung ano yung higaan ng baby is light blue. What? Why? Anyway, that's it for the HTC Desire Eye. I guess that's news of the world, I think. Yeah, that's it for the news of the world. Lipat na tayo sa ating Rapid Fire News. Asa yung sound ko? Ay, namatay yung display ng ano. Rapid Fire News!
Powered by NFC. All right, so rapid fire news. I guess it's worth mentioning. I don't want to say sponsored tayo ng anybody, but si Smart nag-announce na ng ways on yung kanilang pre ano ba to? Navigation. De pre pre hindi pre-release, hindi ano, pre-order. Pre-order ng kanilang Samsung Galaxy Note 4. And if you want to get it on plan, it's minimum of 3,500 a month for 30 months. Medyo mura. Ano? Ang mahal ko, yeah, bakit ganun? Okay, ito ah. If you're, anong, sino yung nagluluto dyan? Ano, may nangringa akong kalangkang? Natamaan ko lang ko, Sarah. Sorry. In comparison, if you want to compare, the Galaxy S5 on plan, even when as it was first released, you could get it for 1,800 a month for 24 months. 1,800, 24 months. Versus Note 4, 3,500 a month for 30 months. I don't know kung bakit nagpagkama naman bigla. I don't know, but if you want the Note 4, that's if you can pre-order it from Smart. Maybe there's gonna be more affordable plans after that. But so far, that's it. That's 3,500 a month for 30 months. It's ouch. I'm gonna say ouch. Oh. Number two rapid fire natin is ZenWatch is coming in November, limited quantities. I don't know if anybody cares. Siguro si Kuya GP Joy. Kuya GP Joy. Kuya GP Joy. Kuya GP Joy. ZenWatch. Or smartwatches in general. Does it? I don't know. I don't know. But I don't do it. Well, how do we tell people about smartwatches when it's more expensive than their phones? Okay. What? 6,000 pesos yung minimum smartwatch na Android with. Dito sa Pilipinas. Mas specs na ano, ZenWatch. Well, you can get 7.5. Mas mura pa yung Phoenix X1, kaya lang hindi pa dumarating yung Phoenix X1. Boom! Nice segue. Man ako yung habi ito. Siyempre, ZenWatch is coming in November, limited quantity. This is not in the Philippines yet, but I think, I'm not sure, wala na akong pa-promise kasi I think may sinabi sa akin si GP pero hindi ko matanda ako ano sabi niya. So, hindi ko na lang iyan. Apple event is coming this next week for new iPads. Alam mo yun, ano? Talagyan ko sana ng ano to eh. Talagyan ko sana ng karatula to. In case of no topics, open. Sorry, wala, joke. I already had one. So next week, magkakaroon ng bagong iPad event ng Apple. So look out for that, new iPads and stuff. This is interesting. TCL is a company that owns most of the market share, most of the shares of a brand called Alcatel. So if you're familiar with Alcatel, TCL owns most of that brand. Hindi na natapik ko yung microphone ko, sorry. TCL owns Alcatel, basically. And then TCL is looking into buying shares of HTC. So, I don't know what's going to happen, but HTC themselves, they're, whatever. Another thing, HTC announced a sort of a action camera called the HTC Ray. It does 146-degree 1080p video, which is nice. It's $199, so it's affordable. Hindi siya katulad ng GoPro na 20 mil. But the quality, hindi masyado, yung camera test na quality, hindi masyadong impressed. But still, it's not a bad camera. I think it has Bluetooth, so you can transfer files and stuff to your smartphone. It's waterproof, so you can take it underwater. So nice waterproof camera. I want to check that out. Medyo interested ako sa ganyan. And I guess that's it. Do you want to magtutorke pa ba tayo? Next week na lang. Saan ka nang gumapasahin? Okay. Wala, bulit pa namin eh. Saan na lang yun.
Excite yourself. Look at the slim body. Pag binasa niyo yung information sa Torque, excite yourself. Excite yourself. Excite yourself. Sabi ni Gian Mercado, sa FD card daw yung comment niya kanina. Brixner John Lumabi says, kung may ma-market nila ng maayos ang phone na iyan, magiging hit yung device na yan dito sa Pilipinas dahil selfie-centric ang mga tao dito. Alam nyo, I don't know kung na-mention ko na to last time sa BTS or ano. There is actually, ano, in Hong Kong, ito ha, I think it's the Casio brand. Casio brand launched a couple of years ago a camera, a point-and-shoot camera, where you can flip the display backwards and take a selfie of yourself. It started at 600 Hong Kong dollars, which is not bad for a point and shoot. It's an okay point and shoot, 600 Hong Kong dollars. Due to the selfie demand in Hong Kong, sobrang taas ng demand ng selfie shots sa Hong Kong. Tumaas na, due to demand, hindi dahil sa SRP. The SRP is still 600. The stores that are actually selling the selfie point and shoot brought the price up to 800 Hong Kong, and then tumaas na 1,000 plus Hong Kong eventually. So right now, nasa 1,200 Hong Kong dollars ang selfie camera na to ng Casio. And then nag-release yung Casio ng selfie camera this year for 1,500 Hong Kong dollars. And sobrang ubus pa rin siya. So, ganun ka-importante ang selfie sa Asian markets. Apparently. Kasi if you're paying that much money, you're crazy. For a point and shoot. Pwede ka nang bumili ng professional DSLR eklat nun eh. That's crazy. That's a lot of money. Basically, there's a lot of vain. There's a lot of vain Asians or I don't know, narcissistic Asians. I don't know. Such a very marketable product or marketable thing. A camera that does selfies or a phone that does selfies. That's such a marketable thing. I don't know why. I don't know how. It's just, it makes money, okay? It prints money. If Nintendo makes a camera, it's a selfie camera because it prints money. So all right. So I don't know kung ano. Meron ba tayong mga, I'm gonna refresh the comments one last time. I don't know kung ano. I guess that's about it. Si Nico, ano na eh, wala nang pakialam sa atin eh. So, what? Let's see what the comments are. But kung wala na, we're gonna talk about my raffle, which is na hindi ko na post this week kasi busy. Alright, so let's gonna talk about the raffle. Ang raffle natin, of course, is the Cherry Mobile Flare S2. And then may code word tayo last week, kasama pa rin sa raffle yon. Ang code word natin for today is excite yourself. Excite yourself. Galing po sa Torque yan eh, kasi nabasa ko doon sa specs ng Torque. Sabi niya, excite yourself! Excite yourself. Excite yourself! Oh, dang. So sabi ni Torque is excite yourself. That's our hashtag for today. Our code word for today is excite yourself. I'm gonna post the raffle copter sa website ko and I'll post it on the Big Time Show community. Of course, if you want to join our raffles, you have to be part of the Big Time Show community. Namamawasa ako, I need some water. If you're looking for the Big Time Show community, go to Facebook, type Big Time Show community on the search bar and you'll find it. Kung hindi nyo hanap, medyo mahirap na explain. bit.ly/BTS community kung hindi nyo mahanap. Anyway, that's it for the show. I'm Alex from thetechnoclass.com. On behalf of our hosts, Mr. Nico Guarte, Mr. RJ Villamer, thank you very much for watching. Ano pa ba kulang? Wala na? Bago tayo matapos? Yeah. Pwede na ako uminom ng, Thank you very much. Thank you very much for watching. We'll see you guys next week. iPad next week. Definitely iPad next week, right? Hopefully. Or baka bentas right. Laman. I don't know. See you guys next week, guys. Asan na yung intro? Thanks for watching, guys. Refresh ako. Tingnan natin. Wala naman nagko-comment eh. wait. Excite yourself! Excite yourself.
excite yourself. Oh, pa, wala na show, so panahon na mag-excite yourself. Sami ni Mandy Corralde, what is in Firefox phone that is interesting? And consideration-wise, it's too early pa kasi the apps will be the main issue there to sell. Exactly. Sigurado ko nagtatanong na yung tao ng Cherry, pupunta yung isang tao pupunta ng tindahan, pupunta siya sa Cherry Mobile. Ah, ito po bang Firefox phone? May Facebook po ba ito? Of course, may Facebook yan. Instagram, Angry Birds, Tiny Birds, Instacopter. Excite yourself. Sir, wala. Ma'am, wala po. Meron siyang Firefox. Pwede ka mag-Firefox. Eh, yung Chrome, meron ba? Wala pong Chrome. Firefox nga eh. Well, mahirap magbenta ng Firefox phone, guys. It's gonna be a while. Alright, guys. Thank you very much. See you guys next week. Woo! Wee! Woo! Nasaan na yung ano? Nasaan yung button? Ayun. Stop broadcast!